yung mga opisyal niya. Mula pa sa Pangasinan, bumiyahe si Tatay Celso patungong Baguio para iproseso ang kanyang mga papeles papuntang Saudi Arabia. 5 taon na siyang OFW. Para po sa pamilya at sa pag-aaral ng aking mga anak. Tapos, kailangan makatapos po ang pag-aaral. Malayong mas malaki raw ang sahod abroad at mas marami ring oportunidad lalo sa kagaya niyang may edad na. Ay, hindi na po kon yung edad po para sa dito, hindi na makapasok ng medyo mataas na sahod. Kaya nagpursiging ng ibang bansa. Sa huling datos ng Social Weather Station, 7% ng Filipino household ang may miyembrong OFW. 75% sa mga ito nagpapadala ng pera sa kanilang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Nasa 7% rin ng adult Filipinos ang kasalukuyang naghahanap ng trabaho abroad. Canada, Saudi Arabia, Kuwait at United Arab Emirates ang mga bansang nangungunang nais nilang puntahan. Marami po sa mga employment na offered natin abroad to mga factory workers, yun pong mga bakers, sa tourism industry, mga cook, ganyan po yung mga usual natin. Minsan po marami din pong nurses, caregivers, yun po yung mga usual na hanap po sa abroad. Sa kabila ng magandang oportunidad sa ibang bansa, pangungulila sa mga naiwang pamilya at ang hirap sa pag-adjust sa kultura at mga tradisyon ng ibang mga lahi ang nagiging pahirap sa mga OFW. Yung cons ng pagtatrabaho abroad is syempre kailangan ng tao na mag-adapt to new things, adapt sa kultura, adapt sa kisama. Madalas yun yung pinaka-nahihirapan din yung mga tao. Paalala ng peso sa mga nais maging OFW, tiyakin na legal at may lisensya mula sa Department of Migrant Workers ang ahensyang kanilang papasukan. Iwasan din daw ang pagbibigay agad ng placement fee o anumang hinihinging kabayaran hanggat hindi pa sigurado ang kanilang pag-alis. Maaari naman silang lumapit sa pinakamalapit na opisina ng PESO, OWA o DMW para agad makahingi ng tulong sakaling magkaproblema. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.